Paano ba mahihinto, sabi sa akin, ha? Paano ba, sir, mahihinto ang pambubuli panghaharas sa akin ng BIR, sabi nung isang taxpayer. Simple lang, sir. Simple lang. Huwag kang magpaharas, huwag kang magpabuli. Kasi ang panghaharas at pambubuli, nasa isip mo yan at isinasa puso mo. Tanggalin mo sa puso mo, tanggalin mo sa isip mo. Hindi ka maharas, hindi ka mabubuli. Pag-aralan natin yung sinasabi ng ating Supreme Court tungkol sa karapatan ng BIR na mag-audit. Pero bago yan, ipaliwanag ko sa inyo yung benepisyo ninyo kung kayo ay sasali sa grupo ni Sonia o Onya. Yan po yung pangalan niya at andyan yung picture niya. So lagay nyo sa cellphone ninyo yung kanyang mobile number 0917-307-1356. Okay. So, ang ibig ko lang sabihin, mga ka-taxpayer, kong minamahal, yung 180 days ay karapatan po ninyo. Ayoko mag-wiggle eh. Nakakainis yung wiggle-wiggle eh. Para kang bata na inuutusan. No, ikaw po ay isang adult at karapatan mo ang pinag-uusapan natin dito. Sabi ho ng ating Supreme Court na itong mga BIR official na to ay wala hong karapatan na imbestigahan kayo kung ito ay wala, kung sila po, ang tawag ko sa kanila, biro eh. Ha? Minsan pwede mo, nasa sa isip nyo ho yun, dalawang ibig sabihin ng biro, sinasabi ko lang ho sa inyo, yung isa, Bureau of Internal Revenue Officers, at yung isa, Bobo Incompetent Revenue Officers. So kung ano yung pipiliin nyo, nasa inyo ho yun. Ang lecture ko ho sa araw na to, mga ka-taxpayer kong mahal, ay galing ho sa Court of Tax Appeals. Ang sabi ho ng ating Supreme Court, kailangan ho nating respetuhin ang mga judgment, whether favorable or unfavorable, ng Court of Tax Appeals because mga expert ho sila sa tax. Pero sabi rin ng Supreme Court, kami ang may last say pagdating sa tax. Sabi ho dito sa pinag-aaralan ho natin ito, hindi pwedeng mag-audit ang BIR nang walang letter of authority. Ito po yung sinasabi ng ating batas. I-press nyo na lang yung pause kung gusto nyo basahin yung buong batas, or kung gusto ho ninyo, i-download nyo sa sa Court of Tax Appeals website. Ayan po yung webs, yung kanilang, yung i-download nyo. Ito po yung pwede ninyong i-Google. EJ Hotel, Court of Tax Appeals, ay yung number. Now, ang nakasulat ho dito na importante ho nyong malaman, pag wala daw letter of authority ang revenue officer, eh hindi ho siya pwedeng mag-audit. Maliwanag ho yan. Hindi ho rin pwedeng ang BIR, may mag-issue lang sila ng memorandum para mag-audit ang isang BIR. O yung biro. Yan. Biro, yan. So, ibig sabihin, pag natanggalan ho ng karapatan ang isang revenue officer, hindi ho siya pwedeng pumunta sa inyo, buksan ng libro, mag-issue ng assessment. So, that is the purpose. Ngayon, yung BIR commissioner, nag-issue ho ng warning. Sabi dito sa warning na to, ayan, oops, mukhang hindi ito yung warning. Saan yung warning? Ayun. Sorry, ito ho yung warning. So, ang warning na to ay makukuha nyo ho sa Revenue Memorandum Circular 82-22. Maliwanag nung binabanggit dito, minamahal kong mga ka-taxpayer, meron pong gross neglect of duty na paparusahan ho under Revenue Audit Memorandum Order 53-2010 kung yung entire audit process ay hindi po na-collect, nagawa within 180 days. Yan. So, dyan ho papasok ngayon yung tinasabi kong expertise nitong si Onya. Yan. Pwede nyo ho siyang kontakin. Tutulungan kayo ni Onya. Ina-appoint ko ho siya. Ayan ho yung number niya. Kung yung inyong
Letter of authority is more than 180 days kahit na meron na kayong assessment. Kasi ho, pwede ho kayong kumolekta ng damages sa revenue officer na hanggang 10 million. Nasa sa inyo yun eh, 10 million pesos. Or pwede nyong kasuhan ho siya under revised penal code na makulong siya, yung revenue officer tsaka yung group supervisor. And number 3, pwede ho siyang matanggal sa trabaho under RMO 53-2010. Yun ho yung sinasabi ng batas eh. So ngayon, ano tulong na magagawa namin po sa inyo? Napakasimple lang. Bago ko sabihin yung tulong, pwede po ba ninyong paki-click yung like button o kaya yung love or heart button? Kasi po, para ma-beat natin yung FB algorithm, Facebook, at yung YT, YouTube algorithm. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsunod. Now, ang sinasabi ko dito, ito po ay ayoko sanang ilibre. Pero para ho dun sa 50 na first 50 na gagawa ng Google Drive sa Google, gagawa ng Google folder na doon nila idadrop in yung kanilang mga dokumento pertaining to the letter of authority para ho magawan ho namin ng letter. Ang sinasabi ko ho rito, ako po ang libre. Libre ho yung mga letters, correspondence na gagawin ko para matanggal ho natin yung mga revenue officers na lumagpas na ho yung kanilang audit program, audit procedure or number of days to audit you ng 180. Since lagpas na ho sila, ang ibig lang hong sabihin doon, mga ka-taxpayer kong minamahal, hindi na po dapat silang magtuloy-tuloy kasi may criminal liability, civil liability, at saka administrative liability na sila. So, ang nire-represent ko ho sa inyo, matanggal sila. Pag natanggal sila, edi wala na mag-o-audit sa inyo. Pag wala na mag-o-audit sa inyo, kailangan mag-issue ng bagong letter of authority para sa bagong mag-o-audit sa inyo. Yun yung dapat nilang gawin. Pero may kasalanan na rin yung RDO o yung regional director kasi sabi sa batas, yung RO at GS ay representative nila. So, delay sa pag-o-audit yung representative nila, delay yung RO, delay din yung regional director, ay yung RDO, delay din yung regional director. So lahat sila sangkot sa pag-delay ng pag-i-issue ng report of investigation or no notice of discrepancy. Ang nire-represent po ng ating kasama na si Sonia sa inyo ay ma-acquire ho ninyo yung benefits ng more than 180-day LOA. Pag matanggal natin yung LO, yung RO at saka GS, yung RD o yung RDO, edi wala na mag-o-audit sa inyo. So kung walang mag-o-audit sa inyo, walang assessment na mai-issue sa inyo. So under the law, pag nag-file ho tayo ng letter na to, dapat matanggal ho yung RO within 20 days, working days. Oh, yan ho yung karapatan nyo. Gamitin ho ninyo. Tawagan nyo na ho si Sonia, 0917-307-1356. At yung unang letter na gagawin ho namin ay para ho sa inyo. Wala ho kayong babayaran kapag pinadala namin yung letter sa inyo. Kayo lang ho magpa-file. Pero kung kailangan nyo ho niyang logistics, syempre parang Grab o parang Lala Move yan, may babayaran kayong tao na tagal-deliver. Pero ako po, ang inyong tax specialista, wala ho kayong babayaran sa akin. So with that, mga ka-taxpayer kumahal, limited lang itong offer ko at i-avail nyo na ASAP. ASAP. Thank you and peace and happiness be with you for life. See you later.